Mapapansin natin na maraming sekta ng reliyon ang bumabaliwala sa mahalagang papel ni Maria sa planong pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Ang tanong, buo pa rin kaya at makatotohanan ang kwento ng kasaysayan ng pagliligtas ng sanlibutan kung aalisin si Maria? Mapagpalang araw ng Martes, Kapanalig, ikawalo ngayon ng Setyembre, kapestahan ng pagsilang sa mahal na Berhing Maria. Happy birthday, Mama Mary! Pasalamatan natin ang Diyos sa mahal na ina na buong pusong nakiisa sa planong pagliligtas ng Diyos Ama na maging ina ng ating tagapagligtas na si Jesus. Huwaran natin ang mahal na Berhing Maria sa kanyang kababaang loob at pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria na siyang pinagmula ni Jesus na tinawag na Kristo. Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Jesucristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdalantao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanyang kasalanan. Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Isang mapagpalang araw, mga kapanalig. Ako po si Father Brian Tayang ng Society of St. Paul. Sigurado akong tayong lahat ay nagdiriwang at nagagalak sa pagsilang ng isang bata. Masaya tayo dahil may isa na namang miyembro ang pamilya. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Sa dokumentong Marialis Cultus taong 1972, sinabi ni Pope Paul VI ukol sa pagsilang ni Maria, Mary's nativity is a cause for great joy as it is considered the dawn of our salvation. Ano ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito? Dahil balot sa kadiliman at kasalanan ng mundo, parang isang makinang na ilaw ang pagdating ni Maria. Ang ilaw na ito ay isang hudyat na malapit na dumating ang ipinangakong manliligtas sa bayang Israel. Ang totoong ilaw na babalong at paparam sa mundong balot sa kadiliman, si Jesucristo. Hudyat din ng kapanganakan ni Maria ang simula ng isang mas mahusay na mundo. Inilarawan ni San Agustin ang pagsilang ng Birheng Maria bilang isang kosmikong kaganapan at makasaysayang kaganapan, isang naaangkop na pasimula sa pagsilang ni Jesucristo. She is the flower of the field from whom bloom the precious lily of the valley, aniya. Dagdag pa ni San Agustin, through her birth, the nature inherited from our first parents is changed. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila. Sa mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang sa mundong tila nababalot ng kadiliman. Maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan.
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.